So, hello! Kamusta everyone? Ako nga pala si Paul ang magtuturo sa inyo kung paano gumawa ng simple resume pero ang datingan is pang professional. So, papakita ko sa inyo ang sample natin. Ito yung sample natin guys. Yan. Inabot siya ng 2 pages dahil sa dami ng detail. Pero nasa inyo kung gano'ng karami yung detail niya malalagay nyo. Depende yan sa detail nyo guys. So, ito na, tuturuan ko na kayo paano gumawa. Nag-open tayo ng bagong Word format. So, yan. So, bago natin gawin, is pupunta muna tayo dito sa layout. Layout size natin. Layout, then size. Check nyo muna kung anong size ang gusto nyo. Pero, ito ang sa akin. Much better kasi ito. Pang-resume. Yan. So, before we start, go muna tayo sa home. Tapos yung space is check muna natin. Click muna natin itong spacing, then dito sa kalib, dito sa font style, nasa inyo kung ano gusto niyo. Kalibre, pwedeng Arial, pwedeng nasa sa akin is italic yung lalagay ko kasi ito ang gusto ko. So, ito na tayo, then lalagay na natin yung detail natin. So, sa first name muna ay full name, yan, Junjun Cerudo. So, then papalaki natin siya guys. Bold na natin guys. Then gawin natin siya 16. Yan. Then enter natin. Then next natin yung address. Address. So napapansin nyo is malaki din siya. So gawin natin is papalitan natin siya. Gawin natin siya 12 size. Then bold. Control B. Pwede rin click na lang natin to. Then nalagyan natin yung address nya. Kunwari ito yung address ko. Muli yung pupunta dito eh. Then, dito rin sa email. Yan. Kunwari ang email ko is ito. Jinjun123@gmail.com. Yan. Sample lang yan guys ha. Then, sa phone number naman. Pag napansin nyo guys, is nakulay blue siya after nyo i-enter. I-control sa inyo lang or click nyo to. Yan. Para mawala siya. Then, sa phone number naman guys. Phone number. So, example. Ito yung number ko. Yan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Then, after that, dito na tayo sa baba. Sa objective. Pero bago natin gawin yan, lagyan muna natin siya ng line. So, paano nga ba pumunta sa line? Insert natin. Then, shape. Then, click lang natin itong line. So, bago tayo gumawa ng line, kailangan nakadain yung shape natin. Then, i-dain natin yung mouse. Tapos, ipunta natin kung hanggang saan natin ipunta. Para i-state siya, kaya naka-din yung ship. Yan. Yan. Napansin nyo, kulay blue siya. Pwede natin siyang change ng kulay at patabain natin. Dito tayo sa shape outline. Then, itong weight, patabain muna natin guys. Nasa inyo kung gaano kataba ilalagay natin. So, ganito na lang nalagay natin. Gagawin ko siyang itim. Yan. So, taas-taas ko lang. Yan. Then, pumuli tayo, gagawa tayo dito sa picture. Sa picture is doon din sa insert. Insert, tapos shape, tapos box. Yan. Tapos i-din lang din natin, gawa tayo ng box. Dapat yung sakto lang. Yan. So, paano nga ba palitan yan? Malagyan ng picture. So, right-click natin siya guys. Fill natin. So, itong picture to. Punta tayo sa picture. Then, yan, promo file. May nakasave na kasi ako dito. Itong X1. Masip ko natin. X1. Yan. Nari yan. So, napansin yung blue din yung line nya. Palitan natin outline. Wait. Yung wait nya, nasa inyo kung gusto ang kapalan. Yan. Ito kapalan. Change natin yung color. Yan. Kung gusto nyo, kung wala kayong picture, pwede nyo siyang gawin white lang sya. Ganyan lang. Kung wala kayong picture, kung didikitan nyo lang sya. So, dito na tayo sa objective. Objective, enter na natin yung space. Then, objective. Yan. So, objective natin guys, ito ang napili ko. Yan. Ayusin na natin yung spacing nyo. Napansin nyo is, naka-bold siya. Pwede natin tanggalin yun. Para mas gumanda yung style nya, lagyan natin. Punta tayo dito sa home. Home, then ito. Pili tayo dyan ng line para mag-space siya.
sa inyo kung arrow, dot, or check. Itong pipiliin ko yung arrow. Pwede rin ito. Yan, arrow na lang. Para maganda tignan. So, dito na tayo sa personal information. Pag ganyan guys, pag inenter natin, nilalabas yung na arrow. So, click ulit natin dito sa pang-enter. Enter ulit para isang space. So, dito na tayo sa personal information. Yan. A, control P pala natin ito guys. Tapos, underline natin. Ganun din sa objective. Malimutan ko. Yan. Then, dito na tayo sa H. Kunwari, ang H ko is before natin sulatan guys, hit muna natin yung tab. Yan. Para mag-space siya. Kunwari, H ko is H. Kunwari, H, tab, tab, then shift. Yung dalawang line, ano tawag yan? Malimutan ko. Then, tab ulit, 19. Kunwari, 19 na ako. Yan. So, ganun lang din ulit natin dito. Next natin is birthday naman. Birthday, yan. Napansin nyo, kasi kinopy ko lang siya natin is. Move natin siya dito. Yan, ganyan. Sundan nyo lang din yan, guys. Sinorkat ko na para mabilis natin magawa. Then, enter, enter. Dalawang enter, guys. Kung napansin nyo, dito pa rin siya naka-line up. Click nyo lang to para umusog. Yan. So, dito naman tayo sa educational. Educational. Baka. Yan. So, ano natin? Bold ulit natin. Then, underline. Yan. Tapos, yan. Tap ulit. Then, ilagay na natin yung education background natin. Kunwari, ito. Elementary. Yan. So, napansin nyo, medyo tabi nyo. Kung pwede, gusto nyo usog, pwede nyo. Ito. Masin nyo. Gano. Pero, mas okay kung ganyan yung pagkausin nyo. Kunwari, sa elementary ko is sa muli ng elementary ako nag-aaral. Nag-aaral ako doon taon. Kunwari, muli ito. Kunwari, 1994 hanggang 2000. Then, sa junior high school, ito yung tinatawag na grade 7 to grade 12. Ay, grade 7 to grade... Ay, grade 7 to grade 10 pala. Kasi senior high school is grade 11 to grade 12. So, 4 years ako nag-aaral. Yan. Then, sa senior high school naman, 2 years lang to. Tama. 2004 to 2006. Then, sa college, 2006 to 2010. Napansin nyo, may nilagay ako ng undergrad. Nasa inyo kung graduate kayo or undergrad. Lagay nyo na lang, graduate. Wala rin, first year lang kayo. Lagay nyo, undergraduate. Yan. So, lagay ka na lang, graduate. Kasi graduate ako. Graduate, yan. Para mas better yan, ilagay nyo sa college. Kasi dyan sila babase. Yung nag-interview sa inyo kung graduate nga ba kayo or undergrad. Then, dito na tayo sa work experience. Enter, enter lang natin guys. Enter, enter. Tapos, usog natin. Then, work experience. Yan. I-bold natin siya guys. Then, underline. Yan. Tapos, ito sample yung kunwari. Yan. Napansin nyo, pag-copy ko guys, nagkamali. So, pwede natin siyang tanggalin. Control B lang natin. Ito, bold. Tapos, underline para mawala siya. So, iusog din natin. Sample ko na kasi yan guys. Napansin nyo, is may apat na ako dito. Yung work experience ko is dito ako nagtrabaho sa Makati City. Yung trabaho ko doon is sa hotel. Sample lang ito guys. Nagtrabaho ko doon ng housekeeping from December 2015 to January 2017. So, dito sa pangalawang trabaho ko is kung napansin mo ang pangat niyang tignan kasi nandito siya. So, enter natin para bumawa. Yan, para maganda siya tignan. Wala siyang lock time. So, dito na tayo sa second job ko. Bulacan, Cavite is nagtrabaho ko dito sa Angkor Way bilang bagger. So, nag-start ako noon from 2017 January then until February 2018. So, ang third job ko naman is SM Molino. Yan, kunwari, hindi ko ito.
school pala siya. Then, doon is sa supermarket ako nagtrabaho as cashier. Then, nag-start ako from February 2018 until January 2021. Then, dito naman sa port job ko is Makati City. Doon sa mga Kanor restaurant. Ang trabaho doon is as service crew. Then, nag-start ako from January 21 until October 2022. Guys, kung doon pa rin kayo nagtatrabaho sa trabaho nyo, pwede siya gawin up to present. Kung di pa rin kayo nag-resign, yan. Pwede siyang gawin up to present. Then, dito na tayo sa skills. Ano nga ba ilalagay natin sa skills? Lagyan natin yung space din. So, yan. Skills. Kunwari, ang skills mo is, bold na natin siya guys, underline. Skills mo is, space natin. Yan. Tab ah. Tab. Skills mo is dedicated and trusted. Example na to guys. Multitasking. Problem solving. Flexible and hardworking. Yan. Example lang guys. So, lalagyan din natin siya ng arrow. Katulad nito. Or dot. Nasa inyo kung anong gusto nyo lagay. Pero sa atin, arrow. Kasi arrow na yung nalagyan ko. Yan. So, napansin nyo, umusog guys. Babalik natin siya dito. Yan. Then after that, punta na tayo dito sa reference. Enter, enter namin. Enter, enter, enter. Tatlong enter. So, reference. Pwede natin character reference. Doon na lang natin. Character reference. Yan. Hold natin siya guys. Then underline. Yan. So, dito na tayo sa reference natin. Example, itong reference ang ilalagay ko. Yan. Kunwari si Jennifer Gonzaga. Mas maganda ito guys kasi detalyado na detalyado siya. Kunwari ito sa Jennifer. Bago ang lahat, bago pala kayo maglagay ng reference guys, huwag mong ilalagay si Kapitan SK Kagawad. Hindi yun ang reference guys eh. Ang reference kasi, ang tinutukoy dito is yung pwede rin ka-workmate nyo or yung boss nyo, yung manager, yung makakontak nila para itanong nila kung anong klase kang tao sa trabaho nyo. Sila yung magde-decide, sila yung judge sa inyo kung anong klase ka. Mas better guys is kung maglalagay kayo ng reference, manager or yung boss or HR, yung mataas yung position, huwag yung passing position nila. Kasi matataka rin sila kasi isipin nila, ay kapares niya na position, baka kasosyo niya ito. Ganun. Mas better na ilalagay yung mataas na position. Don't forget guys ha, huwag ilalagay yung kapitan or anuman. Mali yun guys, hindi yun ang kinatawag na reference. So, dito guys, yan. Makita nyo, kunwari, ito, si Jennifer B. Gonzaga. Manager siya ng, dito, sa trabaho na, sa Makati, dito sa Hotel 101. Manager siya dun. So, dito naman tayo sa Wilbert de Guzman. Sample lang to guys, Human Resources, sa Anchorway. Yan, dito siya, siya ang HR dyan. Human Resources. Then dito naman si sa Christian B. Agustin, siya yung supervisor sa supermarket dito sa trabaho sa SM Marino Bacoor Cavite. So dito naman sa Andrea L. De La Cruz, yan, owner siya ng Mangkanor Restaurant. Yan, owner siya. Yan guys ha, mas okay yan kasi dito talaga sila babase guys eh, sa reference. Ito ang tatandaan yung reference talaga ang pinakamaganda na ilagay ng magandang malagay nyo. Then, dito na tayo sa so guys, tapos na tayo dito sa information natin. So, ang ilalagay na naman natin is dito sa declaration. Yung declaration natin guys, yan, kanal example ito. Yan,
ito yung declaration ko, is ayusin na natin siya ng pagkaayos. Pwede natin siyang lagyan ng space dito. Yun. Sa amin, dito. Yan. Pwede natin siyang italik. Ito. Control I. Or click na lang natin dito. So, dito naman tayo sa applicant. Enter, enter, enter. So, click lang natin to para masug. Ilagay natin ang kunwari pangalan ko is Junjun02. Yan, napansin nyo naka italic siya. So, i-change natin siya. Control, ayun. Control, I. Or, click na lang natin. Then, bold lang natin siya, guys. Then, underline. Yan. So, gawin natin is enter, enter. Enter, enter. Ay, isang enter lang pa. So, lagyan natin dito at applicant. Napansin nyo, may underline din siya. So, tanggalin natin yan. Tanggalin natin yung bold, yung underline. Ay, sila natin siya ng pesto. Yan, guys. Ang ganda niya. Ang ganda nun. So, ready to print na siya, guys. Gawin na natin siyang PDF. Kunwari yan. PDF siya. Dungeon Zero do. Nakadownload na siya. So, ito na yung PDF natin, guys. Pansin mo. Yan siya. Mas maganda siya, guys, kung naka-PDF. Bago mo i-print. Ganda niya, guys. Thanks, guys. God bless. And don't forget to subscribe and like this video and share. And comment na rin kung anong gusto niyo i-suggest or may katanungan kayo. Salamat sa inyo and God bless everyone.